Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin po sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inantig mo ang paring si San Juan Bosco upang maging ama at guro ng mga kabataan. Ipagkaloob mong kami madarang ng ningas ng pag-ibig na sa kanya'y nagpaalab para ang kapwa namin ay mapagmalasakitan at ikaw ay mapaglingkuran sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, inutusan ni David si Joab at lahat ng namumuno sa hukbo niya. Gawin ninyo ang talaan ng bawat lipi ng Israel mula sa Dan hanggang Beersheba. At dalhin ninyo agad sa akin. Iniyulat ni Joab sa hari ang kabuuan ng lahat ng mga lalaking maaaring maglingkod sa hukbo. Sa Israel ay 800,000 at sa Huda naman ay 500,000. Matapos niyang ipatala ang mga tao, inusig siya ng kanyang budhi. Sinabi niya sa Panginoon, "Nagkasala ako ng malaki sa ginawa kong ito. Patawarin po ninyo ako sa aking kahangalan." Kinaumagahan, pagkagising ni David, sa utos ng Panginoon ay pumunta sa kanya si Propeta Gad. Sinabi nito kay David, "Ito po ang ipinasasabi sa inyo ng Panginoon. Mamili ka kung alin sa tatlong parusang ito ang ibig mong gawin ko sa iyo. 3 taong tagutom sa iyong lupain.
tatlong buwang pag-uusig ng iyong mga kaaway o tatlong araw na salot. Alin ang gusto ninyo para masabi ko sa nagsugo sa akin? Sumagot si David, "Hirap na hirap ang aking kalooban sa nangyaring ito. Yamang mahabagin ang Panginoon, ang pipiliin ko'y ang tuwirang parusa niya, kaysa ako'y mahulog pa sa kamay ng mga tao." Kaya't ang Panginoon ay nagpadala ng salot sa Israel. Ano pat mula sa Dan hanggang Beersheba, 70,000 tao ang namatay. Nangyari ito mula ng umagang iyon hanggang sa taning na panahon. Nang iyunat ng anghel ang kanyang kamay upang puksain ang mga taga-Jerusalem, sinaway siya ng Panginoon. Nagbago ang pasya nito at sinabi, "Tama na, huwag mo nang ituloy." Ang anghel ng Panginoon ay nakatayo noon sa giikan ni Arauna, isang Heboseo. Nang makita ni David ang anghel, sinabi niya sa Panginoon, "Napakalaki ang pagkakasalang nagawa ko sa inyo at ang walang malay na mga tupang ito ang nagdurusa. Ako at ang aking sambahayan ang parusahan ninyo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Mapalad ang tao na pinatawad yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng puon ay di naparatangan. Dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang bumugsuma ng malaking bahay, di sila abutin. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Kublihan ko'y ikaw, ikaw ang sasagip kong nababagabag. Aking aawitin ang pagkakalinga at iyong pagliligtas. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng yan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago at Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilalanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. At nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Hometown rejection po ang dinanas ng mahal na pong Jesus Nazareno nang umuwi siya doon sa kanila at nagturo. Hindi siya kinilala. Dahil siguro masyadong pamilyar, masyadong ordinaryo. Maring nakita nila siyang lumaki, umalis doon, at pagbalik ay nakakagawa na ng mga kababalaghan in its positive sense. Hindi sila sumampalataya. Namiss tuloy nila ang kahanga-hangang mga bagay na maaaring nagawa sana niya para sa kanila. May mga pagkakataong inaabot tayo ng mahal na pong Jesus Nazareno sa mismong pagiging pamilyar natin sa kanya. Tayo na halos taga rito na. Tayo na laging nakikita ang imahe niya. Maring hindi na ganun ka-intense ang nararamdaman natin sa bawat sulyap at kaway kumpara sa mga nanggagaling pa sa malalayong lugar at nagpipilgrimage dito gaya nung isang pari kahapon umiiyak sa galak, umiiyak sa pasasalamat. Ilang beses siyang nag-pause sa kanyang humiliya. Halos mahirinan sa bikig sa kanyang lalamunan sa pagtanaw ng utang na loob sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ilang beses na raw siyang na-revive. Naririnig ko kasi na andun ako nagpapakumpisal, alas 9, si Father Ferdy. Napaka-powerful para sa akin, at least, ano po, yung humiliyang iyon na sharing niya ng kanyang karanasan kung paano gumagawa sa kanya ang mahal na poong Jesus Nazareno. Napaka-intense ng kanyang emosyon. Naisip ko tuloy, nanggagaling pa siya doon sa malayong baryo sa Zambales, pumupunta siya dito tuwing Martes para magdasal, magkumpisal, magpasalamat. Samantalang ako'y naandito lamang sa likod, dumadaan-daan lamang ako dyan. Hindi man lamang makakaway.
Siguro masyado ng pamilyar. Sanay na. Maaring hindi na ganun kasabik ang ating puso na makasalamuha siya kumpara naman sa mga parokyano at debotong naaabot ng dalaw na sareno sa iba't ibang panig ng kapuluan. Maaring nasanay na nga tayo sa pang-araw-araw na himala sa ating buhay ang walang humpay niyang ipinagkakaloob sa ating mga kamangha-manghang mga bagay na karaniwan na sa atin. Pero ang nasisigurado po natin, mga kapatid, inaabot niya tayo kung paano niya inaabot yung mga nabanggit natin kanina, yung mga parokyano sa malalayong mga parokya na dinadalaw, yung mga nagpipilgrimage, nagbibiyahe galing pa sa Visayas at Mindanao, sa south at sa north ng Luzon para makapunta dito sa simbahan natin sa Quiapo. Nagkakaiba-iba tayo ng antas at level ng pagmamalay at pagtugon sa kanyang pagre-reach out sa atin. Ngayon, mas maigi ba yung mas intense? Mas maigi ba kaysa sa karaniwan? Sa tingin ko, mga kapatid, ay walang punto para pagkumparahin. Pare-pareho tayong inaabot. Pare-pareho tayong tumutugon. May mas intense nga lamang at may mas karaniwan. Ang hamon sa ating araw-araw nang naririto, makatugon din sa karaniwan. Makatugon din sa ordinaryo. Paano? Kung ito ang susi, paano natin gagawin ang pagtugon? Unang-una, hindi naman itinatago ang susi. Ibinibigay sa atin ang susi. Nagtaka siya, bakit hindi sumampalataya sa kanya? Sa madaling sabi, ang susi ay kilanlin lang po natin siya. Kilalanin natin siya. Ito po ang susi para makagawa siya sa atin ng higit pang kamanghamanghang mga bagay. Kung dito po tayo nagkukulang magkaminsan, kilanlin lang po natin ang ating pagkukulang. Gaya ni Haring David sa unang pagbasa. May mga palatandaan naman kasi para malaman nating nagkukulang na nga tayo. Uusigin ang ating budhi. Mahihirapan ang ating kalooban. Mabuti po siguro kung pakikinggan natin yung ating budhi at kalooban. Ano kaya ang sinasabi sa atin ng ating budhi? Bakit parang kinukurot ang aking puso? Bakit parang salaming basag na sumusugat sa aking konsyensya ang aking kamanhiran at ang aking karamutan para maging available sa aking kapwang nangangailangan? Ito po yung mga palatandaan na inaabot tayo ng mahal na pong Jesus Nazareno sa mga karaniwan, sa mga ordinaryo. Ang kailangan po natin magmalay. Malayin natin. Maging aware tayo sa nangyayari sa atin. Si Haring David, sabi natin kahapon, dumating ang punto sa kanya na parang inihagis na niya ang puting tuwalya, kumbaga sa boxing. Sinabi niya, ako na lamang ang sisihin. Pupugutan mo ng ulo yung nang uyam sa akin. Baka naman nga karapat dapat na akong uyamin. Hayaan mo nang ako na magdala nito. Kumbaga, tama na ang karahasan. Ngayon, sa ating unang pagbasa,
ang Panginoon mismo ang nagsabi sa anghel na tama na, napakarami na, na pinatay. Si Tenta, 70,000 yata ang pagkarinig ko sa pagkakabasa kanina. Napakarami na. Tama na ang karahasan. Tama na ang pagpatay. Bigyan natin ng pagkakataon ang kapayapaan na maghari sa ating mga buthi at kalooban. Pumantong dinawa sa pagsisisi at paghingi ng tawad ang pag-uusik sa ating buthi at paghihirap ng ating kalooban, gaya po ng nangyari kay Haring David. Lumapit lang po tayo sa harapan ng Diyos at aminin ang ating kasalanan. Lagi pong may ilaw sa buong maghapon ang mga confessional boxes diyan sa inyong kaliwa. Ayan ho, ibig sabihin may mga pari diyan na naghihintay ng inyong pagbabalik. At matatamo natin ang kapatawaran. Magbabago maging ang pasya ng Panginoon. Alam nyo, doon ako kuminsan nagfo-fall eh. Kaya bang baguhin ng ating panalangin ang kaisipan ng Diyos? Duda ako doon kuminsan. Ano ba ang power ng aking panalangin para baguhin ang naipasya na ng Diyos? Si Haring David, kung inyong napansin, hindi naman siya nanalangin ng verbal o directly, pero ang kanyang aksyon, ang kanyang ginawa, ang kanyang pasya, ang kanyang pagsisisi ay nakita at ikinonsider ng Panginoon at nagbago ang kanyang pasya. Minamahal kong mga kapatid, lakas at pag-asa po ang hatid sa atin ng ating mga pagbasa ngayong araw na ito. Nang sabihin po niya na sa ibang sitas ng Ebanghelyo, itinuturing ko na kayong hindi na iba sa akin, naiintindihan din po niya na ang pagkakaibigan niya sa atin o yung paglapit niya sa atin, yung sinasabi natin kanina na yung pag-abot niya sa atin sa grand and extraordinary man o sa ordinary at karaniwan ay paglakad din po sa landas ng pagiging tao at pagdaranas ng ating mga dinaranas, positibo man o negatibo, maliban sa kasalanan. Sa pagtanggap po natin maya-maya ng banal na Eukaristiya, madama po nawa natin ang pagdamay niyang ito at pakikisangkot sa ating mga dinaranas. Siya po kasi mismo ay dumanas nito. Yung iyong pinagdaraanan ngayon, maaaring dinanas din niya. Yung rejection na dinanas niya noon at yung rejection na dinaranas mo ngayon, higit pa na di hamak sa kaya nating agwantahan. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinanggihan si Jesus ng sarili niyang kababayan. May pananalig nating tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa simbahan, naway ipahayag ang salita ng Diyos nang may katapangan at isabuhay ito nang may pananalig
Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano naway maging maalab sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mundong hindi naniniwala sa Kanya. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga misyonero naway magkaroon ng tiyaga at hindi manghina ang kalooban sa paghahasik ng mensahe ng Diyos, manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at yaong mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng malasakit ng kanilang mga kapamilya, manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Sa katahimikan ng ating puso'y idulog po natin sa dambana ng mahal na poong Jesus Nazareno, lahat ng ating mga personal na intensyon, yun pong mga nagtutulak sa atin para manikluhod at magmakaawa. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong salita. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong tinanggihan naming makinig. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Bosco ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon
ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaisa ng sambayanan mong dito'y natitipon, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo, ng lahat ng mga ubispo't kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga mahal namin sa buhay na nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni Saint John Bosco, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Itinuring po tayo ng mahal na poong Hesus Nazareno na hindi na iba sa Kanya, kundi sarili niyang mga kaibig at mga kapatid. Kaya po may lakas ng loob tayong tawagin ang kanyang ama na atin ding ama. Ama namin, sumasalangit ka,
sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo't maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nasa presensya po tayo ng Kordero ng Diyos. Ang korderong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po.
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating na February 1, araw po ng Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi, makiisa po tayo. Sa darating na Biyernes, February 2, 2024, ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo o mas kilala rin sa tawag na Fiesta Candelaria. Ang araw na ito po ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila, tanda na si Jesus na ating manunubos ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat po ay inaanyayahan na magdala ng mga kandila at sa bawat misa po na gaganapin ay magkakaroon po ng pagbabasbas. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong Linggo ng Palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ng mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, araw po ng Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. At mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan lamang po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay St. John Bosco at ng iyong paglingap na maaasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, hinihiling, at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig, kapayapaan, at pag-asa ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Ang puso'ng kinamatay.
kalakayan ay sa gusip ng aking kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno.